guys, good afternoon. So for today's vlog po is i-vlog ko po regarding po dito sa mga wafers, pagkain po ng mga bata, which is kadalasan nating binibili sa mga groceries. So guys, dagdag kalaman lang, may nakuha akong kalaman noong fish farming doon sa binisita namin isang fish farm. So, hindi lang po pala siya pagkain nating mga tao, pwede po rin siyang pagkain ng mga isda. So, yun nga po, nalaman ko po na pwede po pala siya. So, yung kadalasan kinukuha po nila is yun pong mga hindi pumasa sa QC ng biscuits company. Yun, yung, I don't know if expire na po ba. Basta kay, kinukuha po nila ng mga fish farmers para po pakain sa mga isda nila. Kasalukuyan po, marami sila nakuha. May nakita kong marami sila nakuha galing sa mga planta ng mga biscuits company. So, ayun po pala, marami siyang gamit, guys. Meron pala akong kaibigan din pong nag-fish pan din po. So, nakita ko po siya once in pag-out ko sa work ko. Kala ko kung ano yung dala niya. May dala siyang mga biscuits at saka mga wafers. Tapos sabi ko, paano po yan, saan po niya yan gagamitin? I think expired na yun. So sabi niya, papakain din daw niya sa mga isda niya. So, ayun. May ano pa pala siya, guys. May useful na gamit. Useful na gamit. Redundant na po. Useful pa rin po pala siya even though na-expire. Saka yung mga hindi pa masa sa mga QC for the packaging, pwede pa rin magamit sa mga So, naka-save na sila ng pagkain ng mga feeds po kasi medyo mahal na yung mga feeds ngayon So, ayan po. Hope bigay po ako ng karagdagang kaalaman sa inyo. Sige, bye guys. So that's it for now.